Magandang araw mga kapatid, ako po si Jay para sa Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ika-anim na kabanata ng Mateo, talata 7 hanggang 15. Sabi dito, sa pananalangin, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa man ninyo hingin sa Kanya. Kung mapapansin natin, parang nakakapagtaka din, ano? Bakit nga ba kailangan pa natin sabihin kung alam na nga ng Panginoon kung ano yung mga hilingin natin? Ito ang hamon ng Ebanghelyo. Una, huwag maging pakitang tao. Hindi porket mahahaba ang iyong mga panalangin, hindi porket magaganda o malalalim na salita ang iyong ginagamit, ay mas pakikinggan ka ng Panginoon. O baka naman ginagawa natin ito upang humanga sa atin ang mga taong nakakarinig ng ating panalangin. Kung ito lamang ang ating hangarin, hindi ito tunay na panalangin. Ang sabi sa Ebanghelyo, kailangan nating magpakumbaba. Aminin natin na hindi natin kayang mag-isa. Sa umpisa ng panalangin na itinuro ng Panginoon, inumpisa niya ito ng aming o ama naming nasa langit. Ibig sabihin, hindi lamang iisang tao ang kanyang inuutusan na magdasal. Tayong lahat. Tayong lahat ay may kahinaan. Pero alam mo kapatid, tayong lahat din ay may kakayahan. May kanya-kanyang kalakasan. At maaaring isa din sa atin na may hina ang makakatulong sa ibang tao sa kanilang dasal sa pamamagitan ng ating kalakasan. Magpakumbaba at aminin ang kahinaan. Gayunpaman, sinasabi din ng Ebanghelyo na magtiwala tayo sa Panginoon. Ang Ebanghelyo na ito ay isa sa direktang utos na ibinigay ng Panginoon. Inutusan niya tayo at tinuruan na manalangin. Hindi na nga niya ito pinadaan sa isang talinhaga, kundi simpleng utos lamang ang ibinigay niya sa atin. Ganito kayo manalangin. At kung naniniwala ka na si Jesus ay makapangyarihan at nakakaalam sa lahat, dapat lamang na sundin natin ang utos niya nang walang pagtatanong. Ang utos na manalangin. Manalangin para sa sarili, pero higit sa lahat, manalangin para sa kapwa. Sabi nga, di hamak na mas pinakikinggan ang panalangin ng isang tao para sa kanyang kapwa, dahil ito ay walang bahid ng pagiging makasarili. Ikaw, gaano kadalas ka manalangin? Gaano kadalas nga ba tayo dapat manalangin? Sabi ng isang narinig kong nagsalita, kung gaano mo kailangan ang hangin sa paghinga, ganun ka din dapat manalangin. Araw-araw, umaga, tanghali, gabi.
hanggat ikaw ay may ipasasalamat, may hihilingin, kailangan ng tulong o kaibigan na nangangailangan nito, idaan natin sa panalangin. Ito ay turo ni Jesus na dapat nating sundin kung nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen.